Kamusta mga tol? Nakabawi yung Celtics, no? 1-1 na. Ano ba yung ginawa ng Celtics ngayong second game? Kaya nakabawi sila. Tirahin natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Maagang nakalamang yung Celtics sa game 2 mga tol, no? Unang ginawa ng Celtics, single coverage kay Giannis de Belen. Sugal to mga tol para sa Celtics ha. Pero nag-click naman to eh. Lalo na dito kay Williams, grabe. Para si Chris Jackson, lakas ng lower body eh. Hindi talaga may atras masyado ni Giannis de Belen, no? Kahit sa ibang tao ha, tulad nyo no, si Bobby Patis, di ba? Walang double team ang Celtics dyan, no? Si Horford tsaka si Williams, sila kadalasan yung nagbantay. At nasabayan naman nila sa bungguan si Giannis de Belen. Oh, ayan na naman si Giannis, tingnan nyo, oh, sumasagit siya to. Ayan, bumangga sa pader, oh, pawala na ni tira eh. Sobrang ganda talaga ng dinipensa ni Williams tsaka ni Horford kay Giannis, mga tol, no? Kung ako yung tatanungin ha, silang dalawa yung best player sa larong to, super defense talaga eh. Kaya ang baba ng score ng Bucks, di ba? Si Giannis de Belen sa first half ha, 2 out of 12, 5 points lang eh. Pero lahat naman talaga buong Celtics maganda yung dinipense eh. Solo-solo coverage lang to ha. Yung discarte nila, nagsiswitch pa rin sila kahit kanino eh. Kaya minsan meron mga mismatch na ganyan no. Pero kahit na, gusto ko tong switch on no help defense ng Celtics eh. Kasi trademark na defense na to ng Celtics buong season. Kasi yung mga tao naman nila, versatile naman na defensive player yung mga yan eh. Tapos sa larong ito mga tol ha, unang mong mapapansin yung sobrang talagang daming 3 points ng Celtics. 20 out of 43, 46.5%, nice. Pero yung dapat nyo munang mapansin bago yan, hirap pa rin talagang makascore yung Celtics sa loob. Ayan o, tingnan nyo, tingnan yung shot chart to. 11 out of 21 lang sila sa loob. Kasi nga palaging kinukuyog sa loob yung Bucks eh, lalaki pa eh. Nalala nyo ba, in-explain na natin to dati no, sa video ng Bucks, triple tower defense ng Bucks. Malakas talaga sa loob yung depensa na yan eh. Pero yung magandang ginawa ng Celtics, hindi naman nila pinilit niyo sa loob. 43 na 3 points yung tinira nila ngayong game 2, pero karamihan dito, open na 3 points. Nung first half pa lang kasi mga tol, sobrang bilis talaga ng pasahan ng Celtics, drive kick palagi yung ginawa nila eh. O yan, panoorin nyo lang mga tol, tong sequence na to oh. As in sobrang daming pasa, sobrang pasensyoso pa, very good talaga kayo dyan eh. Sasalaksak sila, kukuwig sa loob, kick out nila, sasalaksak na naman, sisikip na naman sa loob oh. Kick out na naman, wide open tuloy, very good diba? Pakiramdam ko man nung pinapanood ko to, parang minsan, parang mga Koreano yung nakikita ko eh. Tinan yung depensa ng Bucks, o yan o, habol, 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 habol. Pero talaga mas mabilis yung pasahan ng Celtics, ang galing nyo. Kaya naman nagbunga naman yon. First up pa lang, 13 3 points na agad yung Celtics, 13 out of 20, 65% grabe conception, taas nyan ah. At sinabi na rin natin dati pa no, 3 point heavy na team talaga tong Celtics eh. At kung ganyan pa yung pasahan ba, hindi magre-reklamo si reklamador na Yeshkel nyan. Kahit sablay pa yung tira na yan ha, kung makikita mo naman ganyan yung pasahan tsaka open, wala ko reklamo, very good kayo dyan, good shot dyan. At nagtuloy-tuloy pa yung pasahan nila hanggang 4th quarter ha, mas mabilis lang ng konti nila ngayon tinitiran itong second half na eh. Pero more or less, ganun pa rin naman talaga yung ginagawa nila. Nadrive sila, kikik nila, nadrive na naman, kikik na naman, open na naman, patay na naman. And this is the perfect counter sa clogging defense ng Bucks, di ba? Sisikip palagi sa loob yan eh, nung gagawin mo, edi syempre, pasa mo sa labas, di ba? Ito, 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 perfect example to. Ayan o, sinalaksak, butataka dyan. Pero nakakuha na naman nila, siksika na naman sa loob. Ayan o, tatlo yung libre sa labas na pwede pasahan o. Ayan na naman, open na naman nga, patay ka na naman dyan. At meron ding ilang top shots na nashoot yung Celtics eh. Maganda kasi yung defense ng Bucks. Ayan, tingnan nyo, dikit na dikit yan o, pero patay pa rin. Ito pa yung sayo, step back, ang ganda ng defense. So, patay pa rin yan, happy birthday tol. Tapos yung depensa naman ginawa nila kay Giannis de Belen, malayo, para itira ganyan palagi sa labas, di ba? Pero napakaraming pagkakataon ha, pinuwersa pa rin ni Giannis de Belen pa loob, eh no, tapo, nasabaw. Siyempre naman, no, si Giannis de Belen yan eh. Kaya talaga niya mamuwersa ng ganyan, ayun pa, tingnan nyo, yan o, no? Mamuwersa palagi sa loob, di ba? 9 out of 15 si Giannis ang titatatakumpo sa second half dahil dito ha, malakas naman talaga sa loob to eh, talagang ganun eh. Pero kahit na ganyan mga tol no, napakaraming beses din na depensahan naman siya ng Celtics, ang ganda o, oh. As in marami talaga eh. Minsan nga tingin ko parang pwersado na masyado yung tira ng Giannis de Belen dito eh. Masyado nang gigil, sobra na eh. Eh maganda yung dinidepensa sa kanya ni na Horford o. Oh. Ayan, ayan, patik din nyo o. Oh. May konting hawak sa braso ha, pero walang pito eh, kaya good defense pa rin yan eh. So ang tanong, tama ba itong ginagawa ng Celtics na solo coverage lang kay Giannis de Belen? Tingin ko tama naman eh, nag-work ngayong game 2 eh. So malamang no, kahit sa game 3, malamang gawin nila to eh. Pero sa 4th quarter, may ginawang kakaiba yung Bucks bigla. Si Giannis na yung nag-i-screen bigla oh. At yung nangyari naman doon, hindi makatulong si na Horford kasi hindi nila maiwan ngayon si Giannis de Belen eh. At dito mga tol ha, nakarami yung Bucks dito ha. Malamang makita nyo to palagi sa game 3, gagawin nila to palagi eh. Effective kasi eh. Ang nangyari kasi, parang napafrozen yung depensa kasi ayaw nilang iwanan ngayon si Giannis de Belen para tumulong eh.
All in all mga tol, no? Kagaya ng expectation natin, etong first two games, dumidepende sa 3-point shooting ng Celtics. Sisikipan kasi ng box sa loob yung depensa, di ba? Kaya ngayon, pwede naman ngayon ma-open ng Celtics sa labas. Kung maganda yung magiging shooting ng Celtics sa labas, mananalo malamang yung Celtics. At kung hindi naman, malamang matalo yung Celtics. Malamang, no? Ganito yung mangyari sa mga susunod pang laro, eh. O yun ang panghimagas, mag-like yung mga hater ng Janice Develin.